Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng Diyos mismo. Ang Diyos na para sa atin ay isa, pero may tatlong persona. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Now, may mga nagsasabing, hindi raw ito totoo sapagkat hindi mo makikita ang salitang Trinity, Santissima Trinidad, Santatlo sa Biblia. Tama nga naman, hindi mo makikita. Katulad ng salitang purgatorio, dinadagdag pa nila, kung talagang gusto ng Diyos na paniwalaan natin yung Trinity na yan, yung purgatorio na yan, edi dapat siya mismo ang nagsulat niyan sa banal na kasulatan. Eh wala naman. Ayun tayo eh. Pero kung titingnan po ninyo, walang tanging motivasyon ang mga tanong na ito, kundi ang bias lamang against sa ating ng mga nagtatanong nito. Kasi isipin po ninyo, kung magiging stricto lamang tayo sa katwirang, basta wala yung salita na yan sa Biblia, hindi na totoo, marami tayong magiging problema. Halimbawa, yung salitang Biblia, wala naman yung salitang yan sa Biblia. Pero ginagamit natin pare-pareho yung salitang omniscience, which means all-powerful. Omnipresence, which means always present. Present everywhere. Na ginagamit nating attributes of God. Ginagamit natin pare-pareho. Wala yan ang eksaktong mga salitang yan sa Biblia. So ibig sabihin ba niyan, hindi na ito totoo? Incarnation. And if we'll just push the argument, ha? Silang unang tatamaan ito eh. Bato-bato sa langit, tamaan? Huwag na kayong mag-isip. Talagang kayo ang pinatatamaan ko. Eh, yung founder ninyo. Sige nga. Nasa Bible pa. La naman, di ba? Pero pinaniniwalaan ninyo. Sinasamba pa ninyo. Oh, sino ngayon ang mali at tama sa atin dito? So you see, namimili lang. Bias lang. Because the truth is, hindi kinakailangang mapanggit ng diretsyahan ng salita sa Biblia upang malaman natin ito'y katotohanan na dapat paniwalaan. Sapagkat madalas, lalong-lalo na sa Bible, sapat na yung maraming mga ideas, konsepto ng katotohanan yan na magsasabi sa atin, ito ay talagang dapat na paniwalaan. Yes, wala nga ang salitang Trinity sa Bible. Pero yung idea ng banal na santatlo, ng isang Diyos na totoo, pero may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo, nagkalat yan sa banal na kasulatan. Halimbawa sa ating ebanghelyong napakinggan, maliwanag ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, "Humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila, tatakan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan ninyo na sumunod sa lahat ng inuutos ko." May bumabanat pa. Okay. Wala kaming problema sa pagiging Diyos ng Diyos Ama. Alam namin yan. Nasa Bible yan. Yung iba sinasabing, wala kaming problema sa pagiging Diyos ni Jesus. Alam namin yan. Nasa Bible yan. Pero yung pagiging Diyos ng Espiritu Santo, teka muna, wait lang. Parang wala yan sa kasulatan. Kapatid, isipin lang. Kung hindi Diyos ang Espiritu Santo, bakit ito babanggitin ni Kristo? And later on, ang mga disipulo sa mga sulat nito, maging si San Pablo, na kaalinsabay, kalebel, kasunod ng Diyos Ama at Diyos Anak
At yung Espiritu Santo, kung creature lamang ito, edi sana ang inilagay na lang siya, pangalan ko, pangalan mo. At ang nag-uugnay, nakita po ninyo, ha? Hindi dot, hindi comma, hindi period, at sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaugnay niyan, di ba, ng binyaga ng Panginoon sa ilog Jordan. Sinasabing isang tinig mula sa langit ang narinig. Tinig ng Ama. Habang si Jesus ay nasa ilog Jordan, siya namang bumababa ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati mula sa kalangitan. And so, clearly, this shows yung Trinity, these three persons working all together in unity, simultaneously. Kasi lagi silang magkakasama. Hence, hindi kalabis ang sabihin ng likhain ng Diyos ang sanlibutan. Kasama niya ang Anak at Espiritu Santo. Nang tubusin ni Lord, ng Panginoon ang sanlibutan, kasama niya ang Ama at ang Espiritu Santo. At ang sabihin ni Kristo, aalis ako, ibibigay ko sa inyo ang Espiritu Santo, kasama pa rin siya ng Espiritu Santo. Kaya nga ang sabi niya, I will be with you always until the end of time. Kaya nga kahit may tatlong persona, hindi nahati sa tatlo o nagiging tatlo ang pagiging Diyos nila sapagkat mayroon silang angking at matibay na pagkakaisa. Iisa, pero may tatlong persona. Gets yun na? Kung hindi pa, iwan ko na lang mamaya yung number ko. Text yun na lang ako. Pagod na ako, ang init-init pa naman dito. Joke lang. Sapagkat sa totoo lang, kahit abutin tayo ng siyam-siyam, hindi natin ito maintindihan ng lubusan. Hindi ine-expect ng Diyos na mangyayari yan. Sapagkat siya'y Diyos, tayo'y tao lang. Sa karanasan nga at sa pangitain nga ni San Agustin, ang pag-intindi sa Diyos ng lubusan ay parang pagsalin mo ng lahat ng mga tubig sa buong karagatan sa isang maliit na hukay lang. Diyos yan eh. Hindi natin po pwedeng isalin yan sa munti nating isipan. Kapag nagawa natin yan, hindi na Diyos yan. Mas mataas na tayo dyan. And besides, sigurado ko, ang Diyos ay nagpakilala sa sanlibutan, hindi upang ating pag-aralan, hindi upang ating pagdebatihan, manapa upang siya ay ating tularan. Remember, nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. Kaya dapat tayong mabuhay at mamatay ayon din sa kanyang larawan. Dapat natin siyang tularan. And you'll be surprised, sapagkat sa pagtulad natin sa kanya, kapag naranasan natin siya, lalong-lalo na ang aspeto ng pagmamahalan, ng pagkakaisa ng Diyos Ama at Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo talaga, we'll be surprised. Sapagkat mas madadagdagan ang ating pangunawa ng isa ay pupwedeng maging tatlo talaga at ang tatlo ay pupwedeng manatiling isa. Meron isang pamilya na kaibigan ko, nanonood yata sila, gustong-gusto kong kasama. Kasi ang saya, feel na feel ko yung pagmamahala nila. Yung mag-asawa, parang kapatid lang ng mga anak nila. Pero nandun pa rin yung respeto sa isa't isa. Natutuwa, obviously, yung mag-asawa sa pagmamahala ng mga anak nila. At dun sa sweetness naman ng mag-asawa, natutuwa yung mga anak nila. Naku, ang saya, paano ko ba didescribe? O sige, ganito. Hindi ako naiinggit sa mga mag-asawa. Hindi talaga. Hindi ako naiinggit sa mga may mga anak. Hindi talaga. Pero kapag kasama ko itong pamilyang ito, ako'y napapa, sana all talaga. O kaya nasasabi ko kay Lord, Bekeneme. Hindi totoo. Ganun yung feeling ko kapag... Parang gusto ko na nga kantahin sa kanila yung kanta ni Daniel Padilla, nasa'yo na ang lahat. Because true enough, kapag ganyan klase ang pamilya na meron ka, ano pa ba ang iyong mahihiling pa? Hindi kalabis ang sabihin, ang experience ng ganyang klaseng pamilya na magkasama, nagmamahalang talaga sa hirap at sa ginhawa, kahit ano pa, ay pupwedeng maging experience ng Diyos o ng langit ng talaga. A truly happy and united family is like a foretaste of heaven. It's like an earlier heaven. It shines more brightly than any or than more than any of this world's choices and finest blessings. Kaya nga, mamin kayo, ano bang una sa mga dasal ninyo?
In fact, kahit mag-survey ko sa buong mundo, sinisigurado ko, ipupuputol ko mga daliri ko, mga kamay ko, mga paa ko, kapag hindi mauuna sa listahan ng mga ipinapalanglangin ng lahat ng tao, ang pamilya. Yan ang dahilan kung bakit ka narito eh. Yan ang dahilan kung bakit ka nagdarasal ng kabuhayan. Yan ang nagdarasal ka ng kalusugan. Ano dahilan? Pamilya. Yan ang punagdulo ng lahat. Bukod sa Diyos, sa pamilya ka humuhugot ng lakas talaga. Yan ang dahilan kung bakit nagsasakripisyo ka. Yan ang dahilan kung bakit nagdarasal ka. Kasi alam mong, bukod sa Diyos, kapag united ang iyong pamilya, lahat ay makakaya. Ang sabi ni St. Paul, if God is with us, who can be against us? Ipaparephrase ko, iugnay ko sa punto ko. If our family is united, like God in the Trinity, it can stand against all odds. Patotoo lang. Pero hindi basta united, ha? Okay na. Tandaan natin, hindi basta united ang Trinity. They are united in love. Sapagkat ang pagsasama-sama o pagkakaisa pa nga na walang pagmamahalan, malasakit sa isa't isa, mabuhay yan, weak yan, mabubuwag at mabubog yan. O diba? Sa mga fans, katulad ko ng Razorheads, o diba medyo nalungkot tayo nang sabi ni Ellie Bendia, patungkol sa dating banda niya, we were never friends. That's why we broke up. We were not like Itchy Worms. We are not like parokya ni Edgar. Talagang sila magkakaibigan, magkakabarkada, kaya hanggang ngayon magkasama sila. Hindi kanugbi ganun. You see, meron silang pagkakaisa. Maganda yung working relationship nila, pero hindi lumalim maugnayan nila. Kaya na-disband sila. So don't forget that element of love. Sapagkat yan ang magsesement, magpapatibay sa bawat pagkakaisa. Dapat laging may ganyan. Dapat ninonourish yan. Sa anumang samaan, lalong-lalo na sa pamilya, dapat inaalagaan yan. Dapat laging pinupunan yan. Parang ganito lang yan. Let me give you an analogy. Ito, isip ko ito. Imagine, itong pitchel na ito, punong-puno ng laman. Ito, ang dapat na amount ng pagmamahal na meron tayo, meron ng inyong pamilya, araw-araw, dapat puno yan. Dapat laging pinupunan yan, araw-araw. Bakit? Kasi araw-araw nababawasan yan. Problema sa pamilya, nababawasan yan. Problema niyong dalawang mag-asawa, nababawasan. Nagtampo ang anak mo sa'yo, nababawasan. Nagkagalit ang magkakapatid, nababawasan. Meron kayo naging problema sa negosyo, sa pag-aaral, nababawasan. Diyan ka humuhugot ng inspirasyon. So dapat laging puno yan. And each one in the family, may allotted na portion para punuin yan. Ilagay ko dito, nanay. Ayan. Mula dyan hanggang dito, nanay. Mula dito hanggang dito, si tatay. Mula dyan hanggang dito, si anak. Ngayon, kung wala kang tatay, edi bawasan mo, i-divide mo. Kung ilan kayo, huwag nyo na akong pahirapan. Kayo na mag-isip. Basta equal portion na dapat punan. So may portion ka na dapat mong punan. Dapat pinupunuan mo yan sapagkat walang ibang magpupuno yan. Dapat pinupuno niya yan pare-pareho ng affirmation, ng love, ng thoughtfulness, ng care, ng concern, ng pagbibigay ng pagpapahalaga, pagdamay, respeto, etc. Sapagkat nababawasan ito ng maraming mga alalahanin, concerns at problema. So imagine kung mayroong isang hindi nang magpupuno. Kulang yan. Kasi one can only do much. Hanggang dito lang si nanay. Hanggang dito lang si tatay. Yung anak hindi nagbibigay, o kaya si tatay hindi nagbibigay, bawas yan. Kasi dapat laging puno yan. Ang problema nga yung iba, kuha lang ng kuha. Kuha lang ng kuha mula dito, pero hindi naman nagbibigay. Hindi nagbibigay ng ligaya. Hindi nagbibigay ng pagpapala. Nagbibigay lang ng problema. Kaya nauubos ito. So imagine, you have to have one full of this every day. So paano gagana ang pamilya kung laging kulang? At kung isa lang ang nagpupuno niyan, tama, sa pamamagitan ng isang nagsasyaga, nagsasakripisyo, sa pamamagitan ng isang umuunawa, nagmamahal, nagbibigay, sa pamamagitan ng kahit isang miyembro ng pamilya, gagana pa rin naman yan. Gagana pa rin yan. Araw-araw gagana pa rin. Pero may hangganan yan. Kasi siya na nagbibigay, kailangan din niyang kumuha.
Paano siya kukuha kung wala kang ipinibigay sa kanya? Kaya hindi mo pinupunan ito. Lagi na lang siya. Darating ang pagkakataon, bibigay din siya. This will explain why. Kahit mayroong nagdadala, kahit may isang nagbibigay, gumagana pa rin. Pero eventually, masisira pa rin ang pamilya. Bakit? Kasi dapat lahat nagbibigay. Huwag mong iaasa sa isa. Sapagkat ang punuin ito ay responsibilidad ng bawat isa. Tandaan natin, hindi lang ang Diyos Ama ang nagbibigay o nagmamahal. Hindi lang ang Diyos Anak ang nagbibigay o nagmamahal. Hindi lang ang Espiritu Santo. Lahat sila, kaya ang pagmamahal sa pagitan ng Santissima Trinidad, hindi nababawasan, umaapaw pa. Produkto nga tayo ng pag-apaw na yan, di ba? Kaya natin sila. Hindi nga ba, tulad ng sabi ko, bukod sa Diyos, sa pamilya tayo, humuhugot ng lakas talaga. Huwag natin itong iasa sa iisa sapagkat tayo ay isang pamilya. Ito sana mga kapatid, ang ating pagdasal na biyaya sa banal na pagdiriwang